Hello po, DJ Sean here. Mapagpalang araw. Maraming salamat po sa araw-araw na nanonood at nagko-comment sa ating mga videos. Shoutout po pala sa lahat na nagpapa-shoutout at sa aking mga supporters sa iba't ibang panig ng mundo. Salamat din sa mga nag-share ng ating mga videos. Marami po ding salamat sa mga nagbibigay ng super thanks sa ating channel at pagpalain pa po kayo ng Poong May Kapal. Huwag niyo pong kalimutan i-follow din ang ating iba pang channel katulad ng Manila Boy Wonder Philippines at Tagalog Facts at Mysteries by DJ Chan para sa iba pang content. Ang kwento po natin ngayon ay nangyari sa Thailand. Ang Thailand ay kilala nga po bilang Land of Smiles. Sa kwento natin ngayon, isang babae at ang kanyang asawang Afam ay niloko ng sariling kapatid ng babae. Sa kwento pong ito, hindi lang po basta pangloloko ang nangyari, kundi ang kapatid ng babae ay gumawa din ng masama laban sa mag-asawa. Hindi ko po akalain na kahit sa ibang Asian country katulad ng Thailand ay may ganun din palang mga kwento tulad sa ating mga Pinoy. Matapos mo ang tulungan ang isang kamag-anak ay lolokohin ka at sila pa mismo ang magpapahamak sa iyo. Tunghayan po natin ang kwento ng mag-asawang Alan at Not at ang kapatid niyang si Warut. Isang mag-asawa nga ang natagpuang wala ng buhay at nakabaon sa kanilang humigit-kumulang 120,000 square meters na hardin ng kanilang mansyon sa Thailand. Ang mga biktima nga po ay kinilalang si Alan Hogg at Not Sudain. Si Alan ay 64 years old na mula sa Edinburgh, Scotland sa UK. Ang asawa naman niya ay si Nod, 61 years old na isang Thai. Sila po ay nagkakilala at nagpakasal sa Scotland ng taong 1986. Si Alan ay dating petrochemical engineer na nagtatrabaho ng matagal sa ibang bansa. Regular na nagpupunta din ang mag-asawa sa Australia dahil si Alan ay isang direktor ng laundry company doon. May isang anak na babae si Alan at Not na nakatira sa UK at siya nga ay si Robin, 31 years old at isang production assistant. Mahigit 30 years na po ang pagsasama ni na Alan at Not at kalaunan nga ay tumira sila sa Thailand at UK. Pero taong 2014, nang magretiro na sa trabaho at negosyo si Alan, ay nanatili ang mag-asawa sa Thailand para doon na tuluyang manirahan. Ayon nga po sa mga balita, si Alan talaga ay isang milyonaryo, kaya nga bumili siya ng isang malawak na lupain sa Thailand at ipinangalan ito sa kanyang asawa. May batas po kasi sa Thailand na hindi pwedeng magmay-ari ng lupa ang mga dayuhang tulad ni Alan. Si Alan mismo ang gumawa at nagdisenyo ng kanilang moderno at napakalaking mansyon. Ang kanyang bahay na ginawa ay may swimming pool ding kasama. Bukod doon, sinasabi din na napakalawak talaga ng kanilang lupain kaya malaki din ang hardin nito. At dahil nga sa lawak ng lupain, nagdesisyon ang mag-asawa na lagyan din ito ng farm at mag-alaga ng maraming mga hayop. Ang lalaking kapatid ni Not na si Warut, 63 years old, ay kinuha na mag-asawa para magtrabaho sa kanilang hardin at mag-alaga nga ng mga hayop doon. Si Warut ay binigyan na mag-asawa ng isang kubo na nasa loob din ng kanilang lupain. Ayon sa mga kapitbahay, ang mag-asawang Alan at Not ay pala kaibigan at mapagbigay. Si Not naman ay close sa kanyang kapatid at kuya niyang si Warut. Pero habang lumilipas ang panahon, para kina Alan at Not, hindi na maganda ang resulta ng trabaho ni Warut sa kanilang lupain. Para sa mag-asawa, hindi na inaalagaan ng maigi ang hardin ni Warut at hindi niya sinasabi na namamatay na pala ang ilang mga hayop na kanilang alaga sa farm. Nagtatrabaho din kasi si Alan sa farm kasama minsan si Warut. At ayon sa reports, demanding si Alan tungkol sa trabaho ni Warut. Dahil nga po doon, sinasabi na ito ang naging dahilan
para magkaroon ng alitan sa pagitan ni Alan at Warut. Maging si Not ay sinasabi ding naiinis na at nagagalit sa kanyang kuya dahil ito nga ay naging pabaya at tamad. Dahil nga po din dito, nagkaroon ng matinding galit ang mag-asawa kay Warut. September 15, 2018, bumisita si Not sa isa pa niyang kapatid na lalaki. At nabanggit ni Not sa kanyang kapatid na siya at si Alan ay hindi na kayang tiisin si Warut at hindi na nga maganda ang ugali nito. Kaya nga kalaunan, napagpa siya nilang mag-asawa na paalisin na si Warut mula sa kanilang mansyon. Sa kabilang banda naman, dahil din sa kanyang galit sa mag-asawa, ay nag-iisip na pala ng masamang plano si Warut laban nga sa mag-asawang Alan at Not. Inisip niya na ipapatay ang dalawa at naghanap nga siya ng isang taong gagawa nito. Pinaniniwalaan po na bago pa man masabi ni Not sa isa niyang kapatid na gusto niya nang paalisin si Warut sa kanilang bahay, ay naghahanap na pala ng hitman si Warut. Sinasabi po na halos readying magbayad si Warut ng 50,000 baht o humigit kumulang 81,000 pesos para sa gagawa ng krimen. Ayon po sa mga reports, ang unang inalok ni Warut ng trabaho ay pumayag, pero kalaunan ay biglang nagbago ang isip at nag-back out. Hanggang sa naghanap muli si Warut ng gagawa ng krimen. Ang hitman na nakuha ni Warut ay si Pia, 63 years old, at kaibigan nitong si Kitty, 24 years old. Nakilala ni Warut si Pia at Kitty sa pamamagitan ni Sima, 60 years old. Si Sima ay kaibigan ni Warut mula sa malayong lugar sa Thailand. Ang pangyayari, September 18, 2018. Dumating ang tatlong sospek na sina Warut, Pia at Kitty sa bahay ng mag-asawa. Pagdating nga ng mga sospek sa bahay, ay agad nilang nakita si Alan malapit sa mga alaga nitong bibi at binaril. Agad pong ikinamatay ni Alan ang mga tama ng bala. Matapos mapatay ng mga sospek si Alan, ay agad naman nilang hinanap si Not at nang makita nga nila ito, si Warut mismo ang pumatay at sumaksak sa kanyang kapatid. Agad din pong namatay si Not dahil sa mga tinamong pinsala. At bandang alas 8 ng gabi, sinasabi na nilibing ng tatlong sospek sina Not at Alan nang magkatabi sa mismong hardin ng mag-asawa. At matapos nga magawa ang krimen, ay tumakas ang mga sospek. Nang sumunod na araw ay bumalik si Warut sa bahay ng mag-asawa para kunin ang puting Ford Ranger pickup truck ni Alan at Not. Binenta ni Warut sa halagang 420,000 Thai baht o 684,000 pesos ang kotse sa isang lalaki. Ang perang pinagbentahan ay ang pera na ginamit ni Warut para ipambayad kina Kitty at Pia. Ginamit naman din niya ang sobrang pera para tumakas. September 20, 2018, makikipagkita dapat sina Not at Alan sa isa nilang kaibigan sa Chiang Mai. Pero matapos ang ilang oras ay hindi sumipot ang mag-asawa. Sinubukan din niyang kontakin ang mag-asawa pero hindi sumasagot ang mga ito. Kaya nga kalaunan ay nagdesisyon siyang puntahan ang mag-asawa sa kanilang bahay. At laking gulat niya nang makita ang mga bakas ng dugo sa banyo na malapit sa swimming pool. May mga ebidensya din na may nagtangkang punasan ito. Bukod doon, ang bagong puting Ford Ranger pickup ng mag-asawa ay nawawala. Kaya naman, agad na nag-report sa mga pulis ang kaibigan ni Not na sila nga ay nawawala at sinabi din niya na nakakita nga siya ng mga bakas ng dugo sa loob ng bahay ng mag-asawa. At dito na nga po nagsimulang mag-imbestiga ang mga pulis. Sa kanilang pag-iimbestiga, nakita nila ang CCTV sa loob ng bahay ng mag-asawa.
At sa mga kuha nga ng CCTV, nakita po nila si Warut na minamaneho palabas ang puting Ford na sasakyan ni na Alan at Not. At dahil dito, inaresto ng mga pulis si Warut para sa kasong theft at tinanong din siya ng mga pulis kung may kinalaman siya sa pagkawala ni na Alan at Not. Mariin namang itinanggi ni Warut na may kinalaman siya sa pagkawala ng dalawa. Ayon kay Warut, nandun lang siya sa mansyon para nakawin nga ang kotse. At dahil walang sapat na ebidensya, nakapagpiyansa si Warut sa halagang 100,000 Thai baht o humigit kumulang 163,000 pesos at nakalaya. Kalaunan, nakuha ng mga pulis ang isang lead tungkol sa sasakyan ng mag-asawa matapos na may mag-report na lalaki sa kanila. Ayon sa lalaking nag-report, siya ang nakabili ng sasakyan ni na Alan at Not. Nakita daw niya kasi sa TV ang eksaktong sasakyan na kanyang bilili, kaya nag-report siya sa mga pulis at sinabi nga na si Warut nga ang nagbenta sa kanya nito. Nagkaroon ng search operations ang mga pulis para mahanap ang mag-asawang Alan at Not. Chinek nila ang bahay ng mag-asawa, swimming pool, mga CCTV footage mula sa lugar at sinisid din ng mga pulis ang kalapit na ilog. Pero sila ay bigong makita ang mag-asawa. Umuwi naman ang anak ng mag-asawa na si Robin para tumulong sa paghahanap sa kanyang mga magulang. Sinubukan ding makakuha ng mga pulis ng trace ng mag-asawa sa kanilang sasakyan pero wala po silang nakita. September 25, 2018, habang naghahanap ang mga pulis sa lupain ng mag-asawa, ay may kakaibang naamoy ang mga sniffing dogs sa bandang hardin ng bahay ng mag-asawa. Kaya, gumamit ang mga pulis ng isang digger para hukayin ang lupa at alamin kung ano ang naaamoy ng mga sniffing dogs. At matapos nga ang 6 feet na paghukay, ay nakita nila ang dalawang katawan ng mga tao. Positibo na kinilala ng mga pulis na ito ang labi ng mag-asawang Alan at Not. Nauna na palang naghukay doon ang mga pulis at rescue worker matapos nga matagpuan ang isang maliit na backhoe o maliit na panghukay. Pero hindi nila agad nakita ang mga bangkay dahil mababaw lang ang kanilang hinukay. At nang maamoy nga ng mga sniffing dogs ay muling naghukay doon ang mga pulis. Doon na nila nakita ang dalawang pares ng sapatos kaya tuloy-tuloy nilang hinukay ito ng mas malalim pa. Ang nakitang backhoe ng mga pulis na ginamit para gumawa ng hukay ay kanilang siniyasat. At doon na nga po nila nakita ang mga DNA ng mga suspect lalo na ang DNA ni Warut. Kalaunan nga ay nadiskubre din ng mga pulis na may kasamang gumawa ng krimen si Warut. At ito nga ay sina Pia at Kitty dahil nakita din ang kanilang mga DNA sa crime scene. Agad na inaresto ng mga pulis ang tatlo at ilang oras nga matapos ang interrogasyon, inamin ng tatlong suspect ang pagpatay sa mag-asawang Alan at Not. Dahil po dito, kinasuhan ang tatlo ng murder at ikinulong para si krimen na pagpatay sa mag-asawa. Kasama din po sa inaresto ang nagsilbing agent na si Sima. Siya din nga po ay kasamang ikinulong. Itinuro naman ni na Pia at Kitty si Warut bilang mastermind ng pagpatay sa kanyang kapatid at bayaw at sila nga ay umamin sa nagawang krimen. Samantala, inamin naman ni Warut na pinlano niya ang krimen dahil napuno siya ng galit kina Alan at Not. Inamin din po ni Warut na siya mismo ang pumatay sa kapatid niyang si Not. Naririndi na daw si Warut dahil lagi siyang pinagagalitan ni Alan kasi nga lagi siyang umuutang sa kanilang mag-asawa. Dagdag pa ni Warut, naiingit siya sa yaman ni Alan at ng kapatid niyang si Not dahil ang dalawa nga ay nakatira sa mansyon. Samantalang siya ay pinatira lamang sa isang maliit na kubo.
Ayon pa kay Warut, matagal na talaga na may galit siya sa mag-asawa dahil nga napaka-demanding daw ni Alan habang siya ay nagtatrabaho. Si Alan daw ay perfectionist at laging napakadaming pinapagawa sa kanya. Nagkaroon din po ng reenactment si Warut sa ginawa nilang krimen. Nakasuot ng helmet ang mga pulis at ang tatlong suspect sakali ngang may magtangkang umatake sa kanila. Doon na nga po nila pinakita kung paano nila ginawa ang krimen at itinuro nila sa mga pulis ang butas kung saan nga nila nilibing ang labi na mag-asawa. Ikinagulat naman ng ibang miyembro ng pamilya ng mga biktima ang nagawa ni Warut. Para sa kanila, hindi daw magagawa ng lalaki na patayin mismo ang kanyang sariling kapatid. Mabait daw ito at tahimik na tao. Pero isang kamag-anak naman ang nagsabi na napapansin niyang nagtatanim si Warut ng galit kapag may nakakaaway itong kamag-anak. Marami namang kaibigan ng mag-asawa ang ikinalungkot ang krimen. Marami namang kaibigan ng mag-asawa ang ikinalungkot ang nangyaring krimen. Hindi nila akalain na mangyayari yon sa dalawa dahil ang mga kapitbahay naman nila ay kanilang mga kasundo. Para sa kanila, mabait at mapagbigay ang mag-asawa. June 2019, dahil napatunayan naman na may motibo si Warut sa krimen at umamin din ang mga kasabot niya at siya sa ginawang krimen, hinatulan sila ng bitay o death penalty. Silang tatlo ay kinasuhan po ng premeditated murder, concealing bodies, illegal possession of weapons without license, and bringing those weapons into the city without license. Si Sima naman po na nagsilbing middleman ay hinatulan ng 25 years na pagkakulong. Hindi na po inilabas sa mga balita kung naisagawa na ang hatol dahil hindi po nila ito isinapubliko. Pero nang September 2020, lumabas po ang mga news article na nakatanggap ang anak ng mag-asawa na si Robin ng mensahe mula sa mga pulis ng Thailand na ang hatol na bitay sa mga suspect ay hindi na po itutuloy. Ayon po kay Robin, hindi sila masaya sa desisyon na ito at hindi pa siya sigurado kung lahat ba ng death penalty ay ibinaba o yung kay Warut lang. Siya at ang kanyang mga abogado ay aapila po sa hatol. Pero matapos nito ay wala na pong nailabas na balita sa final na hatol sa mga pumatay kay Alan at Not. Marami pong salamat sa inyong panonood. Abangan niyo po ang ating susunod na crime story sa loob at labas ng ating bansa. Dito lang yan sa DJ Sean Stories. Do not forget to like and subscribe. God bless everyone. This is your DJ Sean.